Mag-relax ka lang ani. Success! Guys, sabang lagnat ko guys kasi ano, dahil sa baksina, nanginginig ako sa lamig, linalagnat ako. So ayun po guys, medyo okay na po yung pakiramdam ko, nakaligo na rin ako. 3 days, pang 3 days ko ngayon, saka po ako nakaligo, gawa ng sobrang sakit ang ulo ko at nilalagnat ako. Ayan, kain po tayo. Ito yung umagahan namin, kamuting kahoy. Ayan, kamuting kahoy. Yung gabi, sa totoo lang kasi, yung mahirap sa panahon natin ngayon kasi, ang ano ko lang sana, kung sino yung may gusto na magpabakuna, magpabaksin. Kaso, nangyayari sa atin ngayon dahil nga ginagawa nila tong sinasabi nilang hindi mandatory, pero napipilitan yung mga tao kagaya ko para sa ating sa paglabas-labas, kagaya niyan, hindi ka papasukin sa mga mall, hihingihan ka ng vaccine card. So ako nag-decide, ayaw ko sana, pero dahil hindi naman ligid sa inyong kalaman na ako po ay nagtitinda, nagba-buy and sell, nag-online seller. So, nagtitinda ako ng kahit ano. Siyempre, namimili ako sa city. So, kailangan ko talaga yun kasi, ayun na nga, sa pag-travel-travel. Sobrang natakot ako kasi, meron talaga akong allergy, pero hindi naman ang allergy ko sa gamot. Wala akong allergy sa gamot. Bali, ang allergy ko sa mga pagkain. Manok, kanya. So, pag nasusobran ako ng malansa, mga sardinas, ayan, nagkakaroon ako ng nangangati ako. So, siguro ang ma-advise ko na lang sa mga magpapabaksin, uminom na lang kayo ng paracetamol, tapos before kayo magbabaksin, magvitamins, para hindi kayo gaano mag-chill. Kasi yung iba talaga, sobrang nanginginig sila ng sobrang grabing nginig o grabing lagnat na para nang mabibiyak yung ulo nila. Kasi nga, hindi agad sila uminom ng paracetamol. Ako naman, masakit pa rin yung ulo ko, pero siguro hindi ganun kasakit kasi may nagkwento sa akin yung mga kasabay kong iba na sobrang parang binibiyak nila yung ulo nilang grabe na
Yung isa nga ay, ano pa siya, inatake pa siya ng ano, tumirik-tirik pa yung mata niya, sobrang lagnat, taas ng lagnat. So ako naman, nag-chill ako, pero hindi gaano sobrang, ano, yung mild lang siya, kasi nga, uyum na ako ng paracetamol. Tapos, 1 week ako na nagpaano, 1 week ako na nagpabaksin, nag-take na po ako ng vitamin C. Ayan, importante po yung para palakasin yung ating immune system, yung ating resistensya para malakas tayo, di ba? Ayan. Tapos, yun lang talaga, naobliga kasi gawa ng pagganan-ganyan. Eh, syempre, hindi naman tayo nanay, yung ano ba, taong bahay lang. Syempre, tumutulong tayo sa mga asawa natin. Syempre, kailangan talaga natin ng magpabakuna kahit ayaw natin. Kasi ako lang kasi, kaya nga late na ako nakapagpabakuna ngayon na lang. Kasi nga, inaano ko talaga na, yung bagang, alam ko na tinitiwala ko na yung buhay ko kay God. Kaso nga, sa ganyan na ginagawa nila na hindi ka papasukin, hindi ka makakapamili, hindi ka makakilos ng ganon. Siyempre, hindi nga nila minamandatory, pero ginigipit tayo mga tao, kaya napipilitan tayo. Kaya sobrang pasalamat ko kasi sabi nga nila, yung pagpapabaksin, parang list na rin yan kasi hindi natin alam kung ano yung magiging epekto sa katawan natin. So sobrang pasalamat na lang tayo kapag ka baga, hindi mild lang yung ano sa atin, yung parang effect. Pero sa iba talaga, yung sobrang ano, syempre kaya nga sabi nila na maswerte ka kapag ka mild lang yung effect sa'yo. Sa iba nga, walang epekto. Depende sa katawan natin kasi nga, iba-iba po tayo ng katawan. So iba-iba rin po yung magiging reaction sa atin. Pwede mag-allergy tayo. Ako naman, ayun pala, take note din, kung may allergy din kayo sa mga pagkain kagaya ko, uminom na rin po pala ako ng cetirizine bago pa ako pumunta sa bayan para magpabaksin. Yung paracetamol, ininom ko po siya yung paracetamol sa pila. Nang bago magpabaksin, uminom na ako sa pila ng paracetamol. Bago ako umalis dito ng bayan, uminom na po ako ng cetirizine. Inabangan ko na kasi alam ko na, hindi ko alam, syempre takot tayo kasi nga sumusugal tayo, hindi natin alam kung maging anong epekto, kaya mas maigin ang agapan natin. Yun. Bukod pa dun mga kadayot, natakot talaga ako, kumbaga sobrang anin lang ako magpabaksin nung una pa lang, kasi nga bukod na sa high blood ako, may allergy din ako. Ayan. Kaya hindi ko alam kung anong maging epekto, at saka meron din po ako na yung 15 years old pa lang ako, na-detect na rin ako na mayroon akong sakit sa puso. Kaya sobrang nag-aalangan ako at natatakot magpabaksin. Kagawa ng hindi ko alam kung ano magiging reaction niya at ano yung magiging side effect niya pagdating ng ano araw or ng ilang months, ilang taon, ganon. Yun na po. So, i-update ko kayo mga kaday kung ano yung magiging mapapansin ko pa kung mayroon man na epekto sa akin sa mga darating na araw. So yun muna. Sana kung hindi ka pa nakapag-subscribe, sana paki-subscribe naman ang aming channel at paki-hit na notification bell para updated kayo sa mga bago kong vlog. So yun lang ang may share ko sa inyo sa aking COVID vaccine journey. Ayan, maraming salamat po sa inyo. God bless everyone. Bye-bye!